So hello, hello, hello. Good morning ulit mga kakarapix. Change oil po tayo ng Hyundai Accent. Pero hindi ito ang accent ko. Ayun. So sa client po ito, change oil tayo tsaka clean brakes at tsaka change ATF. So kakalasin na natin yung drain plug. May 17. So, maluwag lang siya tapos banyera sa loob. So sinisimula na rin nag-iiko yung clean brakes. Ayaw niya ipakita sa inyo. Hindi, video natin yung kabila. Bilang gulong. O, oh, yun o. Oh. Uy! Siko, iba na ang kulay nung ano. Langis. Kulay brown. Kulay brown na. Ba't ganun? Ay. Tapos, pagka nag-drain na siya, alisin natin yung oil filter. Ayan o. Kundi sa last video ko, eh pinakita ko sa inyo yan, ayan yung filter katabi lang nung crankcase o ng oil pan. So again, doon sa last ko na video nung nag-change oil kami ng Ford, binanggit ko sa inyo na bago nyo i-drain yung langis na sa baba, eh tanggalin yung filler cap tsaka iangat yung dipstick para ma-drain na mabuti yung langis. So pag ito yung nabutan ko, nakalas na, naangat na ni Igo yung caliper. So ipapakita ko lang sa inyo kung kwalin yung tinanggal niya na tornilyo. So yun na yung brake pad, nilinisin na lang niya. Mabilis gumawa si Igo eh. Merong, kunwari na lang, nakakabit pa ito ha, sa loob. So, ando sa loob nun yung brake pad. Ang kinalas namin ito, yung tornilyo na ito, ayan, nakaangat na. Saka yun sa loob. Tapos, ginagawa namin, nililihan namin ng bagya yung kwan para matanggal yung mga ali-alikabok na gano'n, no? Tapos bubuga namin ng brake cleaner, tapos ito yung rotor disc lilihain, rotor disc lilihain, tapos yung mga part kung saan nag-slide yung o gumagalaw yung brake pad, kagaya nitong retainer clip, nililinis, tapos nilalagyan namin ng lubrication o grasa. Tatanggalin na natin yung oil filter. Ganyan ang kulay ng langis, hindi na yan maganda. Ayan, nakabit na natin yung oil filter. Ayan lang natin munang tumulo yung drain plug. Drain plug. Doon sa drain. Oo, yun na yun. So
Aling gulong ba sa'yo? Dito pa sa harap. Hindi pa. Okay, balik naman tayo ng ATF. Next, i-drain naman natin yung ATF. O gaya ng sinabi ko sa video last time, ito yung drain plug niya. Tapos ito yung patapunan. Tapos andun yung salinan, mamaya ibibit ko. Okay. Gawin natin to. So yun yung pagsasalina natin ng ATF, yung 24 na yun, 24mm na yun. Kailangan natin tanggalin yung air cleaner filter assembly para magkaroon tayo ng access dun sa isang dun sa fill plug nya. So ayan, natanggal ko na itong intake hose. So tanggalin namin to. Merong isa, dalawa, tsaka may isa pa, yun pa, tsaka tatlong tornilyo para matanggal to. Muna to. So ayun yung kung tayo magsasalin. Yung 24 ano, masakit. Tigas to kaysa doon sa dalawa. Medyo naglabang kami nun ah. So ang gagawin na natin, tinanggal na namin yung doon sa may fill plug tsaka itong tawag ko dito patuluan eh. Pag umapaw na kasi dito sa side na to, so itong tinatanggal ko na to. Pag umapaw na siya, ibig sabihin tama na yung level nung ATF. Pero magsasaling kami pag
na ibaba na namin yung sasakyan hindi naka-jack up. Kasi pag naka-jack up, hindi pantay yung ano. So ayan, naigpitan na po yung drain plug nung sa transmission at saka nung sa may engine. Ang gagawin na namin, i-jack down na namin, saka kami magsasali ng langis at saka ng ETF para sakto yung level niya. Sinalin ako muna ng 3.5 liters na langis. Tapos check ko dun sa dipstick mamaya pagka bumaba na siya. Tapos mag-a-add na lang pagka kulang. So nagsasalin na po kami ng ETF. So dun sa butas na yun kami nagsalin. Tapos naka-open din yung isang butas na yun. Umapaw na dyan, ibig sabihin sakto na yung level. Again, ulitin ko, dapat naka-jack down yung sasakyan, hindi siya nakalip, para sigurado ka na tamang level yung makukuha. Bomba. Ayun lang, di-drip na. Makakita nyo, tumutulo na doon sa side na yun. Ibig sabihin, sakto na yung fluid. So isasarado na namin yung kwan, yung fill plug at saka yun. So nasaraduan na yun at saka ito, higpitan na lang namin. Tapos na, mabalik namin yung air cleaner filter assembly dito. Tapusin namin yung clean brakes doon sa likod. Hindi naman kailangan itong ihigpitan ng todo, i-washer sya, yung tamang higpit lang para hindi mag-leak. Hindi din magandang ino-overtorque ang mga drain plug o yung mga fill plug kung ayaw mong sumakit ang ulo mo sa pagpapamasinsap. Nandiyan na yun, ma'am eh. So okay na kami dito sa harap, na ikabit na yung air cleaner filter assembly. Na-check na yung level ng langis, yung level ng ETF, okay na rin.
naka-close ng mabuti. Tapos nakakatuwa lang makakita ulit ng kamukha ng kamukha ng makin ako. Kaya lang nakakaya kasi mas malinis yung kanila. Sana, baka dumi eh. Tapos tapusin lang namin yung clean break sa likod. Ayan na. Tapos na ba? Binubusan mo pa lang. So ito yung brake drum niya. Ayan, dito nakatornilyo yung gulong. Meron pa yung kwan eh. Nabuksan na. Ayan nyo yun. Worn out na yung screw. So challenge na naman yung paano natin tatanggalin. Ano, nakita mo sir yung lumalabas na ligabok. Ano? So ayan, test run na. Tumahimik lalo yung makina, sabi ng may-ari. Mas matahimik siya ngayon. Kaya na sinasabi ko, hindi ito tutorial video ha. Ito ay video documentation lang ng mga ginagawa namin, repair at saka maintenance ng mga sasakyan ng mga client namin. So first client ko ito. So happy na magkamukha kami ng sasakyan, kaya medyo kabisado namin. So again, thank you. And see you sa aking next vlog.